Simple Blue. It's 16 minutes after the hour of 11 o'clock. Welcome back, everyone. You're going through something. Anything that has to do with emotion, tawagan mo ako, pag-usapan natin yan. But please, expect no sugarcoating from me. Oh. So yun lang, maraming salamat mga pangga. Sa mga tumatawag po, I'm receiving a lot of, not a lot, but maybe around 10 kanina, no? Tumatawag daw sila, hindi mga contact. Bakit? Naano ka? Oh, ano lang po, just keep on calling mga pangga. Keep on calling, keep on calling, keep on calling. Keep on calling, keep on calling. Yan. Naputol na naman, oh. Oh, nawala. Ay, nawala. Okay. Oh. May caller tayo, Nika pangalan, nawala. Oh, tawag dali, oh. 8721-24-29. 8721-24-29. Oh. Magandang gabi sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Sa mga nakaantabay sa kanilang Facebook Live, ano, antaantabay lang. Walang sier-sier. Hindi kayo magsisier-sier. Aww. Grabe. Ayan. Interesting story, mga pangga. Basahin natin. Ayan. Kahapon ito pinadala sa akin eh. Oo. Good evening, Papa Jackson. I have a question and I need your help. Gusto ko lang mamahingi ng payo. Papa Jackson, may Chinese po ako na boyfriend. 2 years more na po kami. Meaning po na hindi ako malinis na babae before nung nakilala ko siya. Pero lahat po may reasons. I did very bad things before. Pero para po sa anak ko at magulang ko po iyon. Now magkasama na po kami sa bahay, 1 year na po. Pero wala pa din po akong tiwala since nahuli ko siya na niloko niya din po ako. Ako po, oo, hindi ko siya niloko. Mahal ko siya sobra, pero bakit po parang di ko na ulit kayang pagkatiwalaan siya? Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Dindin. Sana mabasa niyo to, need ko po talaga ng advice. Feeling ko mababaliw na po ako kakaisip kung ano-ano. Alright. Alright. Well, Dindin, ano, thank you for, ano, thank you very much for including, yung part wherein hindi mo na kailangan i-include. Kasi feeling mo, hindi ko alam kung anong patungkol mo doon when you said, I did very bad things, no? I can only interpret that as you worked as a sex worker before. Is that it? Sorry, ha? Kasi when you said, baka mali ako, no? Sabi mo kasi, I did very bad things. Pero para sa anak ko at magulang ko yon. Hindi ko alam kung ano yun. Were you a drug pusher? Or hindi ko alam, no? But anyways, actually, walang kinalaman sa kwento mo yun, eh. Oh, it's just that feeling mo, ang pakiramdam ko, ang tingin mo sa nangyari sa'yo, ay ikaw ay nakakarma, no? Kasi may mga ginawa ka, ganito, no? So, feeling ko, parang feeling ko hindi ka drug-related dati. It's other thing. Kasi panluloko yung usapan, no? Feeling ko lang, just reading between the lines, no? But anyways, actually, walang kinalaman yun, eh. If ginawa mo ito, you know, the phase or the time of your life na hindi mo siya kilala, yes, of course, you are to answer queries from your, ano, from your jowa, yung kalibin partner mo, pag may kailangan siyang tanungin, no? Pag may ganyan, kasi pipiliin mo yung mga bagay na sasabihin mo din. Hindi lahat sasabihin mo, eh. Di ba? Pag hindi naman tinanong, hindi mo para i-offer lahat. That's my stand, mga pangga, no? That's not lying, no? That's actually, ang tawag yung damage control, no? Kasi ang totoo yan, kung mga bagay, may mga bagay kang ginawa, before mo siya nakilala, you are not to explain it, but you are at least to answer yung mga bagay na tinatanong niya. Now, although wala namang kinalaman sa usapan natin yan, thank you for including, no? Doon tayo sa part na niloko ka. No? Hindi
hindi mo dapat ini-incorporate o dinudugtong, in-associate yung panahon na may ginawa kang mga bagay to survive doon sa panloloko ko sa'yo. Kung niloko ka ng iyong ka-living partner na Chinese ka mo, which has not, yung kanyang nationality has nothing to do with it, kung niloko ka niya, hindi para pakiramdam mo nakakarma ka. No? I think has nothing to do with that. No? You have every right to feel the way you feel right now. No? Oo. Kasi sabi mo din sa dulo ng ano, na maiksing sulat mo sa akin, sabi mo, mahal ko po siya sobra, pero bakit parang hindi ko naulat siya kayang pagkatiwalaan? You know, pag, when we love someone, no? Tawag nito, chairman, no? Pag may minahal tayo, at niloko tayo, o na-betray ng taong minahal natin yung tiwala natin, no? Yung pagbabalik ng tiwala natin sa taong yun, hindi madali yun, chairman, no? It is not an easy process. It's a lengthy and a painful process. No? Because every time, no? Kasi, mabawa, 10 notch yung tiwala mo, niloko ka niya, napunta sa zero. Every time you climb up the ladder, 1 notch of trust, 2 notches of trust, di ba? 3 notches, 4 notches, 5 notches, hanggang sa 6, ika 7th notch ka na, bago magsampu ulit yan, every step of the way going up there, alright, is actually a painful process. Every step of the way, pataas. No? Oh. Every step of the way, okay, ay merong pain na katumbas. So, kung masakit yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi nakakapagtaka. Masakit talaga yan. But the most, or the most interesting and exciting part of what you said is that mahal mo. Ibig sabihin, there's the willingness. So, good luck to the two of you. May caller tayo, si Paula ng Antipolo. Paula ng Antipolo. Antipola. Pwede, Antipola. Ang corny ko doon. Antipola, ano yun? Hello? Yes, hello. Good evening. Good evening, Paula. Hello. Paula ng Antipola. Hi, good evening. First time to call the show. Hello po. Yes. Ah, unang beses. You are 36. Saan ka sa Antipolo, Paula? Dito lang din sa ano, San Jose. Barangay ng San Jose. Sa bayan, malapit. San Jose. Hindi ko alam kung saan banda. Oo. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Paula? Nagtatrabaho recently sa Ortigas. Parang malungkot ka? Halata. Tatawa ko para hindi. Di ba? It's not a crime. Anyways. Siguro may pinagdadaanan lang. Ganun. Okay. At anong work mo sa Ortigas? Associate sa isang back office ng bangko. Okay. BDO yan, no? Yung kasi malaking bangko dyan. Ay, ayaan mo na. Union Bank. Ayaan mo na, pero Union Bank. Basta kapitbahay niyo lang kami. Dati? Oo. Kasi wala na kami sa ano, sa strata eh. Oo nga eh. Nandun pa rin yung tower namin, yung penthouse doon namin pa rin yun. Pero yung studio actually, namin. Actually, nung naghahakot kayo. Nandun ka nung naghahakot kami. Oo. So nagkita na tayo ng personal. Na. Pero hindi ako na-recognize na bisita doon. Kasi parang nag-walk by lang kami. Well, anyways. Nakita mo palang madudungis kami na chairman noon. No? Hindi naman halata. Ang dudungis namin noon, ang alikabok namin noon. But anyways, sobrang proud ako sa chairman, di ba? Sobrang proud tayo doon. No? Labor of love yun. Anyways, so, Paula, are you married? Tagilig. Ha? Hindi. Tagilid. Hindi. Actually, ano, married ako before, pero separated na ako for 11 years. Hindi ka pa na? Pero nagkaroon ako ng, hindi pa. Okay, okay. Pero nagkaroon ako ng relationship, actually, with the same-sex relationship for 4 years na. Okay. Pero natapos kahapon. Sino nakipag-iwalay? Ako eh, kaya nahihirapan ako pala. Ikaw wait. Okay, ganito ha. Bago natin makalkal yung kabuuan ng kwento, let's try to talk about this, no? Nang hindi hinahaluan ng emosyon yung logic. Okay lang sa'yo? Okay lang. Kasi pag hinalo natin ng emosyon, gugulo to eh. Mamaya pag-uusapan din naman natin yan. Okay. May mga basic questions lang ako. Gusto kong sagutin mo ako straightforward ha, bago natin pag-usapan yung kabuuan na detalye. Okay? Okay.
You okay. separated yesterday, tama? Yes. You were together for 4 years, tama? Yes. You called it off, tama? Yes. Is that what you wanted when you called it off? That's what I need. Ano na? That's what I need. Not you, what I want. Ulitin ko, is that what you wanted nung tinapos mo? That's what I need. Sabi ko na eh. Sabi ko na gugulo. Okay, pag-usapan natin. Ginulo mo na. Okay. 4 years kayo. Hindi naman ako masasaktan. Ano na? Hindi naman ako masasaktan kung yun yung gusto ko. Kaso out of me. Kaya, alam mo na. Okay. 4 years. Nag-live-in kayo? Oo. Okay. Bakit mo sinabing ano? It's what you needed. Bakit? Bakit? Para... Hindi. Para mabigyan naman ng time na mahalin ko yung sarili ko. Aha, malalim yan. Why did you say that? Anong pinagugutan mo? Kasi for 4 years, ang lagi kong priority is mahalin siya, mahalin yung anak ko, without knowing na nakalimutan ko mahalin yung sarili ko. Okay. Go on. And dumating sa point na napagod na akong mahalin siya. Mm-hmm. So, parang yung pinaguhugutan siguro ng pagod ko is because nawalan na ako ng pagmamahal sa sarili ko. Kaya sabi ko parang, this time pwede bang ako naman, sarili ko naman yung mahalin ko. Okay. Pero masakit. Kasi mahal ko din siya. Wait. Hindi ko naintindihan. All you're telling me is rhetoric. No, rhetoric to, ha, ate, ha? There's nothing to back up, ate, or support kung bakit ka nakipag-iwalay. There's nothing, there's none of what you told me tonight, ate, can make me understand. Yung linya mong kinemerot na mahalin ko naman sarili ko, napagod ako mahalin siya, tsaka yung anak ko. Wala. Hindi ko alam. Ano meron? Okay, single mother ako. Uh-huh. May naging partner siya. Minahal ko siya to the point na nagtulungan kami, maging mature enough para to handle ng isang relasyon na kagaya na meron kami. Mm-hmm. Lahat ng purpose ko sa relasyon namin is para matulungan siya mag-grow up. Mm-hmm. Kasi mas matanda ako sa kanya. Okay. Na may mga lapses na paulit-ulit. Na, oh. Okay, alam let's talk about that. Anong lapses? Immaturity. Parang si ako at my age kasi, syempre may mga anak na ako, mature enough. Siya yung mentality niya sa relationship namin is just like yung girlfriend, boyfriend, ganun. So for 4 years, sinisikap ko na maging mature yung pag-iisip niya towards the relationship that we have. Kasi may mga anak ako na verbally sinasabi niya na ilan anak mo? Anak. Yes? Ilan anak mo? Dalawa. Sa madaling sabi, hindi mo siya nakitaan ng direksyon. Tama ko? Yes. Okay, alright. Go on. Mm-hmm. And hindi ko alam kung paano nangyari na isang araw, nagising na lang ako na parang, alam mo yung parang napagod na ako sa relasyon namin. Mm-hmm. Buti sana ako may involved ng third party. Kaya lang wala eh. Ngayon, kaya hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan kasi yung ginawa kong pag-end ng relationship namin yesterday, is wala namang mabigat na pinagsimula. I mean, pinag-awayan or something. Walang ganun eh. Parang na-realize ko lang sa sarili ko na pwede ko bang bigyan ng time naman yung sarili ko. So you were just simply not happy anymore. Yun ba yun? Yes. Anong turning point? May turning point yan? Parang freedom. Parang naghahanap ako ng freedom. Ano bago na gusto mo ma-explore na hindi mo magagawa pag nandiyan sa buhay mo? Mag-ride ng motor. Nakarelate sa doon ng konti, oh. Hindi. Nakarelate ako sa motor. Siyempre, rider ako. Pero, kasi ganito, ano? You're trying to generalize the way you're telling me the story. Na? Nararamdaman ko yun, eh. Alright. Pero meron to, eh. No? So, anyways, pinipigilan ba niya mag-ride ka ng motor? Kasi ako mas
sa simpleng bagay lang, mas gusto ko mag-ride ako mag-isa. Mm-hmm. At ayaw mo? Gusto niya, lagi siya nakasabit. Naka-back ride? Yes. I mean, ako kasi parang, ako kasi gusto ko na may sarili akong lakad. Kasi ang totoo niya na, actually, irrational ka sa partner. Ang babaw, diba? Hindi ka mababaw. Kasi kung mahal mo yung mababaw yan kung sabi mo sa akin na mahal mo siya and yet ayaw mo siyang iangkas. Kasi kung ayaw mo siyang, kung mahal mo tao, you don't mind eh, iangkas mo yan eh. Pag mahal mo yung tao ate, hindi ko maririnig sa'yo yung gusto ko may sarili akong lakad. Sa lahat ng mga tao nagsabi niyang katarantaduan ng utak ng lati. You can read my lips. Hindi mo pwede yun. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na may sarili akong gusto ko sarili kong lakad. Sorry ate, that doesn't work if you're okay with lang. Someone. Mas gusto ko ngayon biniverbal ako na ganyan para matauhan naman ako. Hindi, yun ang punto ko. Ano? But anyways, no one can actually force you. No one can force you to be with him if you're no longer happy. Alam mo, kanina may turning point when you said na walang pinanggalingan. May sinasabi ako with you. Wait lang, may sinasabi ako. Nung sinabi mo kanina na walang pinanggalingan yung away, basta gumising ka na lang. Nararamdaman mo na yan, ate. Mas nakakatakot yung ganyan eh. Kasi nag-away kayo at tumayaw ka, nag-away lang kasi kayo. Pero yung gumising ka ng isang araw at kalmado, ibig sabihin yung pag-ayaw mo, well thought yun. No? Kumbaga, well digested yun, ate, well thought, di ba? So, mas scary yun. Ano yung pinagugutan na malalim? Naguguluhan din ako. Na nasasaktan ako. Nasasaktan ako, syempre, masakit para sa akin. Aha. Uh-huh. Mm-hmm. Wala kaming pinagawa yan eh. Pero yung, alam mo yung wala nang interest sa partner mo na parang siguro kasi sa dami na ng mga pagkakamali niya sa akin, sa kasalanan niya sa akin, and then sa kasalanan niya with my kids, parang natatakot na lang ako na magpatuloy pa yun. Kasalanan niya kasi with? May mga incident kasi na nasaktan niya yung mga anak ko. Paano nasaktan? Physically and emotionally also. I need to hear that. On what premise? Physically, as in... Ano nga premise? Pinagbuhatan ng kamay. Ano nga premise? Kasi may special child yung isa kong anak. Hindi niya ma-handle. Okay, alright. Parang yung fear ko na... For 4 years, inobserbahan ko kung kaya niya maging magulang doon sa anak ko. Wala. So, kasi ako, di balis, sa akin kasi, di balis, masakto na lang ako, huwag na lang yung mga anak ko. Lahat naman ng parent, gano'n ang katwiran. Well, I'm hearing what you're telling me tonight. No? It's just that I feel na naghahanap ka na lang na mga pwede mong idagdag to justify kung bakit ka nakipaghiwalay. But the reality is, you simply wanna walk away from it. Yes. Na yung sinasabi. Eh, just harang pala ka. Alam yung gusto kong mag-excuse na lang. Naghahanap ka na lang. Kasi nung una niyang pinalo yung anak mo at hindi mo nagustuhan bilang nanay, hindi na para mag-antay ka ng pangalawa, pangatlo, tapos kapag makikipag-break ka na, kasabay nung gusto mo nang mag-motor mag-isa, kasabay na yung kasalanan niya sa bata para magsalo-salo na at mga iintindihan na, just harang pala ka. Yung short-term doon, escape, diba? Ano na? Yung short-term doon, gusto ko maka-escape sa kanya. Oo, tama. Kumbaga, naghahanap ka talaga ng pwede mo na lang idahilan. Pero bakit masakit? Well, tawanan kita kapag hindi. What a stupid question, Ben. Anong katangahan yung tanong na yan? Normal yun, ate, diba? Normal yun, eh. Diba, alam mo yung ingrown sa paa? Mm-hmm. Kaya naman alam mo yung ingrown? Yung ingrown nga masakit yun pag nandun, tama, di ba? Opo. Pero pag tinanggal mo, masakit rin yung proseso, di ba? Yes. But in order to be relieved, di ba, kailangan pagdaanan mo yung sakit ng pagtanggal para mawala yung sakit, tama? Yes. O, ganun yung pag-ibig. Sorry sa example ko, ha? Okay. Yun yun eh, di ba? I mean, it's a process. No? Letting go of someone, it's a process. And you went through the process yesterday. Actually, it's been yung pag-ayaw mo naman sa kanya, it's been unfolding eh. Hindi naman kahapon lang nangyari. May mas worse kasi yun eh. Ano pa? Ano yun? Andito kasi sa bahay ko. Pero magkabukod lang kami ng room. Ah.
Okay. Tawagan mo pala ako pag wala na siya dyan. Thank you, sir. It's me, Garapon. It's Mariano Garapon. Pag pag kumatok yan mamaya at gusto niya makapag-make love sa'yo, ang sagot, ayaw o gusto? Ayaw. Sure? Yeah. Sinabi niya na... Already did. I already did. Anong already did? Eh, nag-try, no? Nag-attempt eh. So. Kailan? Kailan? Kanina. Oh. Ano sabi niya? Psst, psst. Pa-change oil. Pa-change oil, sabi niya. Nagpa-change oil. Ano motor mo? Bakit? Bakit? Gusto ko malaman. Bakit ba? Ano lang. N-Max. N-Max. Sa kanya nakarating? Pinakamalayo, Bicol. Sino kasama mo? Riders Club? Ah, may Riders Club. Oh, ingat kayo sa pagmamalayo. I have my own club. And I ride, no? Ang today nga, sikat-sikat ng araw kanina. Diba ang passion ng rider, di ba? Kahit anong hirap. Basta passion mo yun. Nung nag-Bicol kayo, ano? Inangkas mo siya? Hindi ko pa siya nakikilala that time. Talaga. Ever since nag-college ako, yun na yung passion ko. Mag-ride? Ride lang ng ride. Ride ng buhay. Punta ka sa ano, sa Bristol. Sa Caloocan. Karami mo yung demo unit nila. Buti na lang napatawa ako. Sa ano, sa 26 naman, nasa KTM naman ako sa BGC. Seryoso. Ite-test. Pwedeng maki, ano. Kukunin ko naman yung demo unit nilang Duke 790. Eh, wala, iningit lang kita actually. Bakit? Ilalaway na nga eh. Gusto ko lang, Chairman, gusto ko lang mag-ingit ha. Hindi naman sa pagmamayabang, naka Bobber 650 ako ngayon, demo unit. Hiyang-hiya naman ako sa motor mo. Hindi ko naman binilay, pinapayaram ako ng mga kasa-kasa. Hindi naman sa pagmamayabang, Chairman, kukunin ko this week yung Veloce. Anyways, from one rider to you, ate. Masarap mag-ride eh. Ako, I find my the quality of peace that I want climbing a mountain and riding my motorcycle. Yung walang plano ko saan pupunta. Ay, hindi naman. May plano naman. Ano mo nung wala? Huwag naman sa walang plano. Kakorap naman yun. Well, anyways... Sorry, ate. Nung narinig ko na nandiyan pa siya, ayoko na palang pag-usapan to, Chairman. Nandiyan pa siya eh. Di ba? Hindi ko kasi alam. Kasi ate, the fact na nandiyan pa siya, ako bilang kaibigan mo, I'm your friend, by the way. That's how I treat all my callers. No? I'm your friend. I know. And as your friend, ate, umaasa ako na dahil nandiyan pa siya, there's that glimmer of hope. Alam mo kasi ganito yan, in a relationship, ate, we all go through that part, okay? We all go through that part wherein meron tayong tinatawag na burnout factor. Lahat yan, no? May mga tao na yung burnout factor nila, kailangan lang mag-ispa, mag-aaway lang, di mag-usap ng 1 week, makikipag-iwalay, mga etos, at pag nagbate, katakot-takot na kembilar, nagla-love making. I mean, meron imposible kasing walang burnout factor ng relasyon. Even those relationships stay... Even those relationship ate na tumagal ng 20 years, 30 years, merong burnout factor yan. At dahil nandiyan pa siya sa bahay mo, ate, ayoko yung assume na ihiwalay na kayo because you are, he's just in the next room. Pero ayoko na talaga eh. Well, that's not what you said, Kurt. Tinanong kita, ha? Bago natin napag-usapan yung detalye, alright? Bago natin napag-usapan yung detalye ng kwento mo, ate, tinanong kita kanina, you called it off yesterday. Yes po. Diba? Did you want it? Is that what you wanted when you called it off? Hindi mo ako masagot ng yes eh. That's uncertainty. That's what I needed. Eh baka mag-ride ka lang na malaya pag uwi mo, na-miss mo na siya. Tigilan mo nga ako. Wag nga. Sana nga, ganun lang kadali. Well, I don't know. Well, go for a ride. I don't know. But the fact that she's still there, what do you want me to tell you? Ha? Wala eh. Nandiyan pa siya eh.
And you are a human being. Diba, mamaya mo naginip ka, nakakatakot, kailangan mo na kaya ka pumatakbo sa kabilang kwarto. Ano yun? Tapos bibigyan ka ng payo rito na katakot-takot, magpapakamalalim ako dito, pero nandiyan pa sa kabilang kwarto, ay nako, pag-uwi na natin mga sarili natin. Motor na lang pag-usapan. Ha? Eh? Hindi. Motor, anong kulay ng motor mo? Red. Ah, pulang NMAX. Yeah. May NMAX din sa bahay, pero sa kapatid ko. Oo. Oh, NMAX. Naka-lowered yung ano eh, yung motor ng kapatid ko eh. Ayaw niya ko iyang kasa. Hindi ako pwede mag-lowered. Bakit? Healthy. Ha? Masyado akong healthy pag nilowered yun sa sayad na. Ah, wag na. Hindi, siyempre diba, I mean, eh kung medyo malaki kang tao, ba't ka mag-lowered? Disira ulo mo nun. Wala akong kabuti doon. Nakaba, ikaw ba nakapunta ka na sa ceremonial motorcycle place ng Pilipinas? Hindi pa. Right of passage yun. Pag naka-NMAX ka o kahit anong motor, kailangan makapunta ka ng 10th Avenue. Charma, nakapunta ka na ba? 10th Avenue, anak ng pusa. Pag taga-Maynila ka at may motorsiklo ka, ang pagpunta ng 10th Avenue sa Caloocan ay right of passage. Ganun ba yun? Oo, kasi bumili kayo kahit tornillo lang na makintab na gold, gano'n. Marami daw. Parang halimbawa. Alam mo, chairman, di ba, nagka-camera ka. Di ba? Oo. Pag nagka-camera ka, at hindi ka nakapunta ng Hidalgo, ini-echos mo ako pag hindi mo alam yung Hidalgo. Ganun yun. Oo. So kung nagmumotor ka, at hindi ka nakapunta ng 10th Avenue sa Caloocan, hindi ka pa dumaan sa right of passage. Ah, kasi ako C6 eh. Doon din meron kasi. Ah. Sabi ni Chairman, doon ako nagpa-mugs at tubeless tire sa Caloocan. Nakapunta ka na, Chairman, di ba? Yun. Di ba? Punta ka minsan doon natin. Sama mo siya. Patulong ka. Well, anyway, salamat. Well, anyways, nag-plastic ka na. Mas masana. Eh, mas masan. Yes, masana ko. May tanong ako sa'yo. Yes. I want you to be very honest with me. Very honest with me. Okay? Okay. Were there many fights na nagbati kayo dahil nag-make love kayo after? Wala. So, not a single chance. Not a single occasion na in the past 2 years, meron kayong away na nag-make love kayo tapos nagbati kayo? Nagbati muna kami bago mag-make love. Okay. Alam mo ba't ko tinanong yan, man? Kasi, you know, sa isang relasyon natin, sometimes masusukat mo yung passion doon. Eh. Even sa away, even sa pag-make love, ate, intensity of making love, intensity of away, masasukat mo doon. Tinanong ko lang to kasi kanina, na she tried to make love with you and you said no. Tama? Mm-hmm. Okay. So, hindi option yon. Ano common ground din yun? What do you mean common ground? Eh, Josera, alam mo kung saan ang ibig sabihin ng common ground? Ano common ground? Sige mo. Anong pinagkakasunduan ninyo? As of this time? No, the entire time. Anong common, iba? Anong kultura ng relasyon niyo? May relasyon na kain, may relasyon na simba, may relasyon na ride, may relasyon na sine, movie, Netflix, may relasyon na mag-mall. Anong common ground ninyo? Sa music. Music. Okay. Mm-hmm. Why? Do you sing? Mm-hmm. Okay, sample naman. What do you sing inside your helmet every time you ride? Meron tayong ganun, di ba? Ako meron akong kanta pag nasa ano. Madalas, if you're not the one. Tapos ang ganun lang. Ako recently. Ano? Siguro for 2 weeks, Art of Letting Go. Aww, sample. Sample talaga. Pagkakataon mo na ito sa radyo, hindi lahat na ibigyan nito. Game! Put away the pictures, put away the memories,
Tama, no? Hindi, yun lang. She sings? Siya. More on sa writing. Ah, she writes songs. Yeah. I'm sorry na nauwi sa ganda yung usapan natin. I believe na hindi pa kayo iwalay na. Joke yun. Joke yun. Tawagan mo ako pag if she moved out of the house already. The mere fact that she's still there, she even does not believe na hiwalay na kayo. Siya nga, yung hindi niya matanggap. Siya yung hindi ready. Well, kasi ako niready ko yung sarili ko eh. Well, I don't know. Even in our conversation, you're confused. Tigilan mo ako. Pasag talagang tama ako. Ha? Well, anyway, thank you kasi ano. Siyempre, parang pero mga pagkakataon, may mga bagay na ako mismo hindi ko naiintindihan. Pero pag nanggaling sa ibang tao yung salita, mas naiintindihan ko. Well, I don't know how to respond to that. But whatever the development is, tawagan mo ko ulit. Maalala na mga kasi ikaw yung rider eh. Gagawin ko talaga. Mamaya, may ride ako mamaya, German. Pauwi. Bakit? Eh, nakamotor ako pumasok ngayon eh. Kahit ang init-init ka rin na, sige! Ang hagad-hagad nga ng tingin mo ngayon. Ha? Ang hagad-hagad ng looks mo ngayon. Sobra ka naman. Sobra ka naman sa hagad-hagad. Hindi kasi nangiti mo. Hindi, nabasa ko lang sa comment kanina. Ba't ang hagad-hagad mo ngayon? I don't mind. Hindi mo na ako nakilala dahil mati ni Idol ako. Nakilala ako kasi I listen to stories. Okay rin lang. Ako nakilala kita sa pagiging takleso mo. Takleso ba ako? Parang hindi mo ako takleso. Sabi. Yung every word na lalabas sa bibig mo is may ano, may tawag doon may pana. Nagigising sa mga kausap mo. Ingat ka, baka nagsimiskupita lumabas dito. Anyways, thank you for calling, Paula. Well, do me a favor. Do me a favor that any development, you call me. And maybe we can talk about this again. I will. Rest assured, gagawin ko. But for now, kunyari naniniwala ako sa kaedyos ng love story mo ngayong gabi, I'm going to play... Walaan mo? Art of Letting Go? Hindi. Let me be the one to break it up. Parang mas bagay sa ito. Salamat sa pagtawag, Paula. Salamat. Bye-bye. Okay, bye. Pangga, that was Paula. From Annie Paulo. Art Annie Paulo. I'll be back. I got more coming your way. It's 11:49. Good morning! Coming from Jimmy Bonda, a good friend of mine, waiting. Somebody told me you were leaving. San punta? Somebody told me you're unhappy. Bakit kaya? Somebody told me that you don't love me no more. Oh, wow, ako. Kala, iniiba ko na naman yung kanta, matimanda pa tayo dito. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Pangga! Morning, huwag mo sabihin radio, sabihin mo.